Ayan! Yay! Gusto ko palapakan to. Papupuri ako. Again, KD Lex International, KD Lex Sweethearts, maraming salamat sa lagi ninyong pag-iimbita sa akin, lalo doon sa pag-reserve ninyo ng ticket para doon sa naging matagumpay na stage play sa PETA ng KD Lex, Alexa Ilacan, and KD Estrada doon sa Walang Aray. Hindi ko man siya napanood, pero ang napakabongga ng mga feedback, ng mga comments, reactions na nakarating sa atin at ikinikwento sa atin mismo ng mga kaibigan natin sa kampo ni Direk Laurenti Jogi. Maraming thank you po dahil babalita ko rin kung finally, eto na ang pinakaiintay nating mga KDLX supporters, yung pera-perasong paraiso. Oh, diba? Ito yung kauna-unahang teleserye na nag-collaborate ang TV5 at ang ABS-CBN Dreamscape, o, di ba? Na, syempre, pabilang TV, mapapanood na rin sa TV, bongga, no? Platform, ano? Pero ang exciting dito, talagang yung role na ibinigay or tinoka kina KD at Alexa ay talagang bagay na bagay daw sa kanila. In fact, may mga earlier words na kaming naririnig or nababalitaan na nakakatawa yun, ano ka ba? may mga early words na kaming naririnig na talagang hindi nagpakabog, especially si Alexa na talaga naman may experience sa pag-arte. Itong si KD, parang first time niya yata itong magpo-full, medyo bida kasi gumaganap na rin siya, lumalabas na rin siya, pero ito talagang yung pinagdaanan nilang workshop, yung mga pinagdaanan nilang mga kagaya ng stage play na yon, hinasa muna siya bago siya isinabak dito kasi makaka-eksena niyo dito, ha, si Joseph Marco, si Ronnie Alonte, si Charlie Dizon, si Elise Hoson, si Loisa Andalio, yun, di ba? At saka yun nga, sila ni Alexa ang magkapareha dito dahil love team naman talaga nila. Hindi ko alam, bakit ilang babae yun? Ano? Si Alexa, si Loisa kay Ronnie, tapos si Charlie, at saka si Elise, kanino? Diba? Kasi si Alexa doon na siya kay KD. Ay, si Joseph Marco nakadalawa. Charot! Hindi, alamin natin yan. Pera-perasong paraiso na alam natin, alam mo naman, pag gumawa ang ABS, ibang klase rin ang mga atake, ibang klase rin yung mga conflict. So, nakaka-excite lang sa mga kapwa ko, KDLX fans and supporters dyan. Pangako ninyo na susuportahan natin ito ng bonggang-bongga. At dito siguro, dahil although sabihin natin, igagawin na namang mandatory yung pagsusot ng face mask kasi medyo dumadami na naman ang mga kaso ng COVID. Mabigyan na tayo ng maraming pagkakataon. Kasi every time na may invitation sa akin sa KDLX, lagi may conflict. Either nasa labas ako ng Manila, or nasa gitna ako ng photoshoot, nasa gitna ako ng press con, or nasa nagtitaping kami for Marites University. So hindi talaga nagpapanagpo. Tapos ang dami ko na ring effort na ginawa mula sa handler nilang si Miss Joy Lumibaw, kay Mama Bear, kay Direk Laurenti Jogi. Talagang hindi ko maimbita ang KDLX. Mabuti pa nung pandemic. Kasi kahit papano nakakarating sa akin at nakakarating sa kanila yung mga text namin sa isa't isa. Ngayon medyo ang dami ng pinagdadaanan. But still, ako'y naniniwala na ang mensahe ko, kahit man lang sa pamamagitan nitong podcast dito sa Unbearable Channel, ay nakakarating kina KD at saka Alexa. At bilang mahusay, o mahusay talaga, pinuri ang sarili, bilang masugid na supporter nila, nandito pa rin po kami para supportahan kayo. Kaya mga ka-KDLX dyan, syempre pa doon na rin sa mga fans na Elise, for bahal din natin si Elise, Loisa, si Charlie, Joseph Marco, and Ronnie Alonte, suportahan po natin ang bago nilang proyektong Pera-Perasong Paraiso na very soon ay mapapanood na po natin dito. Hindi dito, ha? Hindi dito sa Unbearable Channel, sa ating mga paboritong istasyon na TV5 at saka ang Kapamilya Channel. Oh, yun na. Collab nila yan. Ako ang inyong lingkod dito sa Unbearable Channel, Papa Ambet Nabos, Diyos Marahay na Banggi po sa Indugabos, mga kapwa ko Uragon, at mga kapwa nating mga Kamarites. O, yun na. Maraming salamat po!